Hello, what is up mga kamata? Welcome back sa panibago nating video. And in today's vlog, pag-uusapan natin kung paano ako kumita ng 8,750 peso in just 2 days by trading my SLP. Ito yung tinatawag ng iba na laruin nyo lang yung SLP nyo, iswap nyo sa ibang token, or kaya mag-trade kayo gamit yung SLP nyo and then kikita na kayo. So pasensya na kung medyo maingay dito sa bahay mga kamata. May mga naggagawa lang dito, pero gagawin pa rin natin itong video ito para at least possible na matuto kayo at at least something you can learn from me. But once again, disclaimer lang, this is not a financial advice. Hindi ko sinasabi ito para tularin nyo ako. Kung hindi man kayo masyadong magaling pa sa pagtitrade, then get a financial advisor or expert na sa pagtitrade para kahit papaano naman eh matuto kayo kung papaano kumita gamit lang ang pagtitrade. Kahit hindi kayo naglalaro mga kamata, no? So Binance lang yung ginagamit ko dito. And ito, papakita ko sa inyo itong mga transaction right here. Okay, so first, pakita ko, may notepad ako dito. Ito, meron tayong 89,000 na SLP dito. So palitin lang natin yan ng konti para makita natin yung nasa Binance. Yan, so para makita natin. So yung punan natin dito mga kamatay is 89,376 na SLP. Okay, hindi po yan peso ha, SLP po yan. So ibig sabihin, yan yung pinuhunan ko nung nag-trade ako gamit yung SLP. So next naman mga kamata is titignan naman natin dito kung tama ba yung sinasabi ko. So ito nga, meron tayong 89,376 SLP dito sa may baba. At ang ginawa natin dyan, nakita nyo naman dito, nakasell siya nung January 17 ko po siya binenta. Okay? So binenta ko yan ng worth 0.0202 SLP. So ibig sabihin, binenta ko siya sa medyo mataas na presyo. As you can see, nung nabenta ko na to, ito yung kinalabasan ng pera natin mga kamata. Nung binenta natin yung SLP, naging 1,805 or sa Philippine peso is 90,200 peso. Ngayon naman mga kamata, nung nabenta ko na siya, okay, nung sa tingin ko eh profitable naman yung ginawa ko, nung meron na akong 90,200 peso, bumili ako ng worth $100 BNB or 5,000 pesos worth of BNB, which is nakaltasan nga tayo ng $100 kaya naging 1,705 yan. So tignan naman natin dito mga kamata, ito yung sinasabi ko na worth $100 na BNB na binili ko. So ito yung total niya, $100 yan. At yung presyo ng BNB ay ito, okay? Binili ko yan mga kamata kahapon. O, nung isang araw pala. So ang natira sa atin is 1,704. Medyo nakaltasan lang tayo ng konting dolyares lang naman, which is 1,705 ang nakalagay dito. Ang nakalagay naman dito ay 1,704. Pero okay lang yan. Diyan kumikita si Binance, kaya supportahan na lang din natin. Huwag na lang tayo magreklamo. So yung remaining natin na puhunan is $1,705. At dito naman mga kamata, nakakita ako ng chance, okay? Nung meron tayong pera na $1,705, nakita natin yung chance na bumaba or nag-dip si SLP, kaya nag-buy back tayo. Ngayon, ang kinita natin sa SLP is 93,631. Yan yung lumabas. Okay, ito mga kamata, nung nag-buy back tayo. Nakita nyo dito, sa January 17, okay, nag-buy tayo. Worth ng SLP nung that time is 0.0182 and then 93,631 yung na-execute natin na SLP. So, ibig sabihin, meron na tayong $100 na ibinili ng BNB na kinita plus yung 93,000 dito mga kamata. So ang tandaan nyo, ang pinuhunan natin is ito, 89,376 SLP. Okay, so ikwekwentahin natin yan. 89,376 SLP minus 93,631. Yan na yung time na nag-buy back na tayo. Okay, so mga kamata, ito 4,255 pa ang kinita natin. So 4,255 ang kinita natin na SLP that time. So ano ang ginawa natin diyan sa sobrang 4,255 SLP kamata? Ang ginawa natin diyan is binenta natin 'yan mga kamata, no? Ibinenta natin yung sobra, yung kinita ulit natin into 1 AXS. So bumili tayo ng AXS nung nakita natin nag-dip din sa AXS, bumili tayo niyan. Ang naiwan na SLP sa atin ay 89,465, which is yung puhunan natin dito. So ano na yung kinita natin kamata? Ang kinita natin is $100 right here worth of BNB mga kamata, no? So kumita na tayo ng $100 and then kumita pa tayo ng $75 ulit nung nag-trade tayo ng kinita nating SLP na 4,166. At bumalik yung puhunan natin na 89,465. Yan yung remaining natin, which is makikita nyo naman dito mga kamata. Ito, so 89,300 plus yan.
So meron lang konting fee si Binance kaya naging 89,300 plus. So walang daya yan mga kamata, pure trading lang yan. Ito makikita nyo naman dito sa order history na ginawa ko talaga siya in 2 days. So ang kinita ko is 8,750 in 2 days mga kamata. So kita natin overall is 100 yung binili nating BNB plus yung $75 yung binili nating AXS at yung puhunan natin intact at solid na solid. Kung marunong ka mag-trade mga kamata, ito din ang mangyayari sa iyo. Kikita ka rin ng ganito kung sakaling marunong ka at marunong ka rin magbasa ng chart. So ako hindi po ako marunong magbasa ng chart. Actually, tinignan ko lang yung mga nangyayari sa paligid at yung nakikita ko sa Axie Infinity kung tataas ba or bababa. And then saka ako gumagawa ng action. So tulad nito, nakita nyo, bumababa. So hindi muna ako magbebenta kasi sobrang baba. Malulugi ako kapag binenta ko siya. Ngayon, ang gagawin natin mga kamata, isihintay natin tumaas kahit hanggang dito lang sa 0.086. And then saka natin ibebenta. At kapag nag-dip ulit siya, saka tayo magbabuy back. And that is the time kung kailan tayo kikita. So ngayon, pag-usapan naman natin mga kamata kung saan ko nga ba pinunta. Okay? Ano yung pinaggamitan ko ng BNB kasi wala na siya dito sa MetaMask ko. Okay? So hindi na siya $100. So ang ginawa ko mga kamata is bumili ako ng $100 worth of Nineco coin. So inikot ko ulit siya. So instead na i-hold ko lang yung BNB, ang ginawa ko, bumili ako ng another coin. Ito. At yung presyo niyan kahapon is around 10 pesos mga kamata. So yung $100 na binili ko is worth siya ng 500 ni Neko coin. So kung titignan niyo mga kamata, naging 6,000 na yung pera natin. Nakahapon ay yung isang araw ay 5,000 lang. So ibig sabihin panalo na naman tayo ng 1,000 pesos dito. So ang panalo na natin mga kamata is 8,000 sa trading, 8,750 plus 1,080 dito sa pag-hold ng another coin and total na meron na tayong 9,830. Ngayon, saan mo naman pinunta yung $75? Okay, ito, $75 na binili mo ng AXS. Para saan yan, kamata? So, ang ginawa ko naman dyan, kamata, okay, i-open ko lang tong Ronin ko. Ayan, so, ito na mga kamata yung AXS ko. So, ang ginawa ko, in-stake ko na siya dito at kumikita na rin yung AXS or yung $75 na pinuhunan natin dito sa AXS at kumikita siya araw-araw. Araw-araw yan mga kamata. So, ibig sabihin, kahit natutulog tayo, is kumikita tong AXS natin. So, ngayon, balikan natin to mga kamata. Mababa na naman yung presyo ng SLP. It is not good to sell. Ang maganda niyan, pag medyo tumaas, ibenta natin. Pag bumaba, buy back ulit. So, ito lahat yung kabuuan niyan mga kamata. Meron pa akong hindi sinasabi sa inyo mga kamata, no? Dito. So, ito yung nakaraang araw naman. Okay? Ito yung nakaraang araw. Bumili ako ng dalawang AXS. Napanalunan ko rin to sa trading. Okay, so hindi ko na explain dito kasi kung titignan natin sa 1 month na order natin, meron tayo ditong mga trading history pa na panalo tayo and kumita tayo ng worth 10,000. So overall, like sabihin na natin in 2 weeks, kumita tayo ng 20,000, kulang 20,000 pesos. So malaking halaga na yun kung nagte-trade ka or nilalaro mo yung SLP mo instead na natutulog siya. Pero once again, it's not a financial advice. Kung nakita nyo dito, ito yung napanalo na natin, in-invest ko ulit siya sa AXS. Okay, sorry. So, ito siya mga kamata. Almost 2 AXS yung binili ko and then another one dito. So, ibig sabihin, 3 AXS lang dapat yan pero ang kinita ko na mga kamata is 3.1. 3 AXS tapos ang kinita na natin to sa pag-i-stake ng AXS is 0.1 something. So, kung kukumpitin natin yan mga kamata, 0.106 sabihin na lang natin tapos ang presyo ng AXS ngayon is sabihin na lang natin na 3.8. So, meron tayong 402 na kinita habang natutulog yung tatlong AXS natin na in-stake natin, which all comes from trading, okay? Dito lang sa pinuhunan natin na 89,000, which is hindi pa nagagalaw. 89,372, intact pa rin siya yan mga kamata, yan yung pinuhunan natin. At kung i-convert ko itong mga kinita natin pabalik sa SLP, is napakarami na yan mga kamata. Pero ang ginagawa ko is dinadamihan ko yung pinag-iinvestan ko para kung matalo man ako sa SLP, is mananalo naman ako sa ibang coins. Or kung may matalong dalawa sa akin at nanalo yung isang coins, kahit papaano, eh, hindi masyadong masakit. At ang tsamba naman dito mga kamata, is kapag nanalo lahat ng coins na tinalpakan ko or tinayaan ko, lahat, ibig ko sabihin, kapag lahat tumama or tumaas, di ba? So, ibig sabihin, mas malaki yung profit na makukuha ko. So, ganun lang mga kamata. Once again, this is not a financial advice. Sinishare ko lang sa inyo kung paano ko kumita gamit ang SLP. At kahit natutulog ito, pinapaikot-ikot at nilalaro-laro ko lang siya. So, once again, kung may natutunan kayo, click that notification bell, subscribe, and click the like button para makatulong sa YouTube algorithm ng video ko. And have a good day, kamata out.